Welcome back! Ang tagal natin hindi nagkita-kita. Na-miss niyo ba kami? Alam ko na-miss niyo yung mga bagets, pero ako hindi ako sigurado kung na-miss niyo ako, char. Nagpahinga lang ako. Siguro 2 weeks, no? Hindi ko rin alam kung kailan ko ito ma-upload. Pero nag-film ako today kasi feeling ko gusto ko na mag-film. Nagpahinga lang ako kasi parang dumating na ako sa point na natatamad na ako mag-vlog. Hindi ko alam, pero sa mga matagal na sa channel ko, alam nyo na ang sipag-sipag ko mag-upload. Kung hindi everyday ako nag-upload, every other day, yung every other 2 days, matagal na yun, di ba? Pero ngayon, siguro mga 2 weeks kaming nakapahinga. Wala, feeling ko lang kailangan ko yun. And nagpaalam naman ako sa inyo, di ba? 1 week, or nung first 6 days, hindi talaga ako nag-open ng social media ko. As in, Facebook, Instagram, TikTok, hindi talaga. 1 week lang. Plano ko nga, mga 1 month. Pero, hindi rin kinaya. Hinanap-hanap ko din. Sabi ko, mag-social media detox ako. So, ayun, nagawa ko naman siya. Na-relax ako, ganyan. Kasi minsan, ang daming negativity mong nakikita sa social media, hindi nakakatulong sa'yo, diba? So, ayun, after ng 1 week, yun, nag-open na ulit ako ng Facebook ko. Although, hindi 100% na nakapag-social media detox ako. Kasi, syempre, sa Messenger, siguro 2 times a day nag-open ako kasi syempre dun namin nakokontak yung family namin sa Philippines. Pero sa Facebook, hindi ako nag-open. Tapos ayun, 1 week, nakapag-open na ako ng nakakapag-post na ako sa page ng picture ng dalawa namin, ganyan. Tapos ngayon, after 2 weeks siguro kung ma-upload ko to, nagbalik na tayo sa YouTube. Pero bago yan, nagustuhan nyo ba yung bago nating intro? Isa yan sa dahilan kung bakit natagalan ako ma-upload tong video na to. Kasi gusto ko, pagbalik ko, nakagawa na ako ng intro. So, nagustuhan nyo ba? Siyempre, nagustuhan nyo. And dahil nagustuhan nyo, i-like nyo na yung video na to. Kaya, ayun. Kasi nung mga time na yun, lalo na sa mga tagal sa channel ko, alam nyo na dati, isa sa mga pinupuri sa akin, wow, pinupuri, na magaling daw ako, ako mag-edit. Dati yun. Na-observe ko kasi parang ito mga huling buwan, mga huling 3 buwan, 2 buwan, ganyan. Parang hindi na ako masyado nag-e-edit. Ang ginagawa ko na lang is ini-edit out ko na lang yung mga dull moments, ini-edit ko na lang, out ko na lang yung mga hindi kailangan, or yung mga nagpapahaba sa vlog. Hindi na ako gumagawa ng mga dati kong ginagawa talaga na, ewan ko, napansin ko rin yun sa sarili ko. Kasi tinatamad na talaga ako. Tapos dati, bago mag-start yung vlog, di ba, ang sipag-sipag gumawa ng preview or kung ano yung laman ng vlog na yun. Ngayon, diretso. Or yung mga nakaraan, diretso, intro na, tapos vlog, di ba. Sabi ko, siguro kailangan ko magpahinga. Ayoko naman na papangit na ng papangit yung ginagawa ko. Tapos darating yung panahon, matanda na ako. Tapos mga binata na yung mga anak ko, pagpapanoorin namin yung videos namin sa YouTube, di ba? Walang quality yung kami mismo aantukin pag pinapanood namin. So, gusto ko, sabi ko, magpahinga muna ako. So, ayun, mukhang okay naman. And sana, tuloy-tuloy na to, hindi na patama rin ulit. Salamat sa mga nanonood ngayon. So, ibig sabihin, inabangan nyo talaga kami. So, ibig sabihin, hindi nyo talaga kami iniwan. Thank you sa inyo. Magpa-prepare muna ako kasi pupunta kami sa somewhere down the road. Hindi ko alam. And wala rin akong idea exacto. Basta sabi ni Mr. Kim, pension house kasama yung mga friends niya. So, wala akong idea kung ano yung pupuntahan namin. Pero sabi niya, sa tabing dagat daw. So, dinalan ko na ng panligo yung dalawa. Nagpe-prepare na ako eh. Siningit ko lang talaga mag-vlog kasi sabi ko, sabahan niyo ako mag-prepare. Meron yung dalawang ano bang tawag sa pang-swimming na to? Rash guard. Ako wala. Tapos, hindi ko alam kung meron bang bakuran or mag-iihaw ba sa labas. Baka kasi gabi na, lumabas pa yung mga bata. So, nagdala ako ng jacket nila. Just in case malamok. Or maginaw sa gabi, ganyan. Tapos, pantulog. Or damit nila sa loob ng pension house. Ano pa ba? Pina-prepare ko rin yung damit ni Mr. Kim. Kulang pa sila ng damit pa uwi.
Sa Sunday din kami uuwi, guys. And nag-prepare pala ako kagabi. Actually, kagabi pa talaga ako dapat mag-start mag-vlog. Kaya lang hindi ako makahanap ng tiyempo. Wait lang, pakita ko sa inyo yung aming baon na foods. Niref ko kasi siya, guys. Asa na ba yun? Panisabol kasi to. Panisabol? Ano daw yun? Panisabol. Madali mapangis. Panisabol. Eto, nag-order. Ay, nag-order. Gumawa ako ng 2 putahe kagabi. Kasi yung mga Koreans, ano sila, bumibili sila sa soup. Oh my God, wala na akong oras. Kasi 10 o'clock aalis kami. Bumibili sila ng samgyupsal, ng mga prutas, gulay. Doon nila niluluto sa pension house. Ganun yung Korean style. Pero ako, ayoko na magluto doon. Buti sana kung may katuwang ako magluto. Magugas ng pag naglutuan, yung mga ganun, di ba? So, may babantayan din akong 2 bagets. Kaya pag ganyan nagpe-pension house kami, nagluluto na ako sa bahay, binabaon na. O, di ba? Filipino style, swimming, baon, tapos swimming, ganun. Nagluto ako ng ano? Ay, nagluto. Nag-prepare ako. Sana tikman din ng mga friends ni Mr. Kim. Hindi ko kasi alam kung sa isang malaking pension house, sama-sama kami, or kanya-kanya kami ng pension house. Pero mas prepare ko kanya-kanya kasi ang hirap kumilos, di ba? Pag may mga kasama ka, kahit one night lang kayo matutulog. Tawag dito, Lumpiang Shanghai, nag-ano ako. Sana tikman nila, di ba? Pin-racer ko to. Ngayon lalabas ko na para mamaya, siguro mga tanghalian or hapunan, pwede namin ulam. Kasi pag hindi ko ito pin-research, natakot ako. Baka masira. Sayang naman. Tapos ito, ni-ref ko lang. Chicken curry. Ang perfect ng chicken curry ko. Kasi hindi ko ito nilagyan ng tubig. Oh my God. Pinupuri ko na naman ang sarili ko. Hindi ko siya... Ay, hindi na pala makikita. Ano ito eh? Hindi ko siya nilagyan ng tubig. Di ba nagtubig yung meat or yung chicken? Tapos nag-ano yung gata, nagmantika din, umibabaw yung mantika. Pero hindi niya makikita kasi na-ref ko nga siya. So, ayan. Sana tikman din nila kasi curious ako sa magiging reaction nila kapag tinikman nila tong chicken curry. Kasi dito sa Korea, may curry din sila. Ang tawag nila kare. So, kare. Sa atin yung kare. Sa kanila kare. Pag sinabing kare, pork yun. Tapos may mga gulay, ganyan. Iba sa kanila, walang luya, walang gata, basta curry powder, ginisa sa gulay, yung baboy na maliliit ang hiwa. Yung hiwa ng curry nila dito na baboy is parang sa atin hiwa ng minudo, ganun. Ayan. Dinalawang tub ko kasi, hindi kasya ba? Hindi kasya, okay, wala na pala akong malaking tub. So, ayan lang naman, 2 putahe kasi. Yun nga, yung mga Koreans, bumibili sila ng samgyupsal or na makakain sa supermarket bago sila dumidiretso sa ano, sa, tawag dito, sa pension house. Alam nyo, I'm sure, ang haba na ng intro ko, no? Intro pa lang siguro nasa 9 minutes na ako. Sobrang ganun ko na miss mag-vlog. Pagpasensyahan nyo na yung mga kuda-kuda ko ngayong kakaumpisa ko na naman ulit. Sige na, mamaya na lang ulit pagpaalis na kami. Ay, baka natatanaw nyo yun. Ay, natatanaw nyo ba? Ayun. Ano, salbabida nung 2, wala pang hangin. Tulog pa nga pala sila, baka hinahanap nyo. Sige na, mamaya na tayo pagpagora na kami. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Nag-stop over kami saglit, 1 hour and 15 minutes na siguro nagda-drive si Mr. Kim. Nag-stop over lang, wait lang, magmamas lang ako. Pwede naman nang wag na mag-mask, kaya lang naiilang kasi ako. Bili lang namin ng mainom yung mga bata. Ang ingin ni Junso. Mahangin kasi. Sabi niya, wow, ang hangin. Ayun sila. Wow. Kuya Irukimana? Apa? Ah. Yogi?
Ang daming ano. Dito sa labas, guys, meron, maya pakita ko sa inyo. Mga airplane, tapos kung anong klase sila nakalagay. Kuya Junwa, ba't di mo sila yung cup mo, oh? Yung sombrero mo pang summer, oh. Tama si Junso. Tommy, Tommy. Maya? Pari. Pari? Pari. Oh, apa, juice sa'yo. Pari. Oh. Pari. Pari. Ah, pari so, aka. Pari so? Hmm. Apa, juice sa'yo. Sa'yo. Pororo juice. Seba? Pororo Ang daming ano, oh, aras sa'yo. Ang daming ano, guys, ang daming Sabado kasi, ang daming tao. Apa gitaryo? Ah, ice cream. Apa ang teyagi? Najong eh, apa gitaryo, okay? Ang daming naka ano kasi, Saturday kasi. Dito kasi, sa Korea, maraming, ano, maraming mga gantong stopover. Pwedeng kumain, may restaurant, meron din mga ganyan, mga turo-turo, ayan. Meron din mga toilet, smoking area, ganyan. Ma! Ma! Gasoline station. What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Just say good morning, yeah? Wow! Kaya, akit tayo. Hindi nakikita kanina ni Jun. So sabi niya, wala naman eh. Tapos nakita niya na tahimik siya. Wow. Totoo siguro siya. Hindi siya yung laruan lang, guys. Kasi ano eh, nakalagay pa rescue. Diyan ka sasakay. Ah, pandalawahan lang pala yung ganito, no? Sa pelikula lang ako nakakakita ng ganito eh. Pandalawang tao lang pala kasya. Junso! Bien kita, gushi po? Ha? O, arasa Junso tayo. Joke ka dyan. Pinasilip ko lang sa kanila kasi para ano. O, di ba ang laki? Hindi naman siya yung malaking malaki, pero ano. Para siyang jet. Ayun, jet. Malapit na kami sa pension house, guys. Huminto na naman kami, stopover na naman. Pero, malapit na kami. Ang ganda. Ang ganda, di ba? Yung mga nandyan, coffee shop to, oh. Coffee shop. Tapos, yung nasa taas, di ko alam. Baka pension house na yan. Tapos may duyan doon, oh. May nagduduyan sa taas, oh. Oh, di ba? Ang ganda. Pumasok muna kami sa art gallery, guys. Ah, Junso, jogi ulgul na wa. Eh, lisa dyan, chico. Sabi ko, lusot nila, Junso, dito. Juna, jogi ka, yogi na wa. Sabi ko, lusot ni Junwa yung ulo niya dito. Pipicturean ko siya. Wow. Juna. Ay, gawin po daw. Pulgul yung ginawa. Nawa. Charasong.
Ah, Junsu do, arasa, si Junsu din daw. Si Junsu din daw. 1, 2, 3. Teko. Na. Yung mga kaibigan ni Mr. Kim pala, hindi dito nagpunta. Dun sa may ano, parang Rambaras, dun sila nagpunta. Kasi hindi pwede mga bata, kaya kami pinasok nila kami dito. Sajin chico! Pumasok kami dito, guys. Tapos, meron silang pina-install na application para magmukhang totoo yung mga picture mo dito. Tapos, yung application na yun, yun yung gagamitin mo pang picture. May camera siya. Para mas magmukhang katotohanan. Ganyan. Ewan ko kung paano pag-aralan ko nga maya-maya. Para maganda yung mga picture ba? Palabas na kami. Nagpicture lang kami. Hindi ko rin alam kung may matino kaming picture. Kasi yung mga bata, mahirap naman talaga picturean. Tapos pag ako naman nagpapicture kay Mr. Kim, kundi ako blur. Ewan ko, nakapikit ako. Ewan ko ba rito kay Mr. Kim? Sabi ko, mag-vlog na nga lang ako. Mag-picture sana ako. Eh, wala eh. Ay ko, ipo da. Kamsamida. Ayan, palabas na guys. Bumati na si ate. Naihi kasi si Junma. Hanapan namin ng CR. Nakalabas na kami. Yung mga friends ni Mr. Kim na ganyan. Nagulat naman ako sa aching ni Kuya. Na ganyan, sumakay dyan. Tapos, iikot kang pa ganun. Hindi naman kasi pwede mga bata dyan. I-enjoy na lang natin yung view. Kaya kami pinapunta nila dun sa loob sa picture-picture na gallery. Wow!
Labo ng salamin ko. Naiwan ko yung pamunas ko sa bahay. Pinupunasan ko ng damit ko, malabo pa rin. Gabi na kasi, Hagardo Barsosa na nga ako. Yung dalawa naglalaro ng tablet kasi nagpaiwan kami dito. Kasi ano, alam ko mahirapan din ako sa restaurant. Sa restaurant sila magdi-dinner pala. Akala ko kasi ang pupunta, last year kasi ang pinuntahan namin na ano, na pension house is sa bundok, tapos may swimming pool, ganyan. Ito kasi hotel siya, tapos may sarili siyang pool. Ang problema nga lang, ginagawa. Pero sayang, sana makapag-swimming, sana yung mga bata ko meron kaming private pool, diba? Ngayon, pilit nila akong sinasama kasi daw, parang baka, siguro alam ko inisip nung isang babae, sabi, sumama ka na. Tapos sabi niya, sabi ko, ay hindi, okay lang po ako kasi ano, mahirapan din ako sa restaurant, dalawa yung mga bata. Alam ko naman busog sila, tsaka may baon naman akong pagkain namin. Sabi niya, sorry ah, kasi baka iniisip mo ngayon. Hindi, okay lang po, mas pabor nga sa akin na nandito lang kami. Kaya yung dalawa, pinaglalaro ko ng tablet kasi may free wifi naman kasi takbuhan ng takbuhan, baka mamaya katukin kami na nasa kabilang. Pero feeling ko hindi, kasi parang, ano siya, parang per floor, isa lang yung ano, yung room. Parang solo nyo pagka nag-ano kayo na ano dito. Sinabi ko, diba gabi na, wait lang, tingnan natin yung ulam. Kasi diba sinabi ko sa inyo kanina, anong oras kami ng bahay umalis? Alas 11:15, kung di ako nagkakamali. Mag-aalas 8 na, pero maliwanag pa. Mag-aalas 8 na, tsaka ko lang sila na ilagay sa ref. Buti na lang, matalino ako, char. Ang ganda ng ref, guys. Akala mo, ano lang siya, no? Kasama lang siya sa mga cabinet dito sa kusina. Pero hindi, ref to. Ngayon ko lang sila na ilagay sa ref. Ayan. Tapos wala pa pala akong dalang mantika. Bumili pa si Mr. Key. Mamaya daw pagbalik nila. Tapos yung chicken curry, napakita ko na yun sa inyo kanina. Tinikman ko na pala. Hindi panis. Eto, medyo natatakot ako baka pag pinrito ko maasim na. Sana hindi naman. Kasi kanina naman naka-freezer yan. Check ko nga kung ano. Dot-doting ko lang konti. Dot-doting. Wala na yung yellow. Kasi umalis kami sa bahay, naka-freeze yan eh. Tapos, buti na lang, dito sa ano ko, sa lagyanan ko na to, nilagyan ko ng ice pack. Amazing! Ang aking kaisipan. Sana yung ice pack? Ayan. Nilagyan ko siya ng 3 pieces. Wala na ngang yellow yung ice pack, pero sana hindi panis yung lumpia. Kasi diba, ang tagal sa nasa labas. Tapos, habang namasyal kami, kumain kami, nandun lang sila sa sasakyan. Eh, ang init kanina. Tapos yung, ang init mga bagets. Yung sasakyan, diba, mainit sa loob. Kaya nag-aalala ako kanina. Sana hindi panis. Kasi baka mamaya gusto din nilang tikman pagbalik nila galing sa ano. Magiinom daw kasi sila sa labas. Pagbalik nila, baka gusto nilang tikman pagkaprito ko, di ba? Nakakaya naman pag tinikman nilang maasim. Ayun yung dalawa. Papaliguan ko na nga sila dapat eh, kaso ano. Hindi pala kami dito, guys. Sa taas kami. Kasi, natour ko na kayo dito kanina. Dapat dito kami sa master's bedroom. Kaya lang, may ano na, may pinagubadan na ni Samchun. Andito na yung mga gamit nila. Kaya lang, ano, naliitan sila. Sabi, nagreklamo sila sa baba, bakit lumiit yung room? Hindi na nga gawa yung pool, lumiit pa yung ano, yung unit. Kasi daw, dati daw to, yung kaibigan ni Mr. Kim galing siya rito, sabi niya, dati hagdan to pataas, tapos may isa pang room sa taas ha, kaya nga ito pinili namin kasi alam namin magkakasya kami, tapos may mga bata pa kaming kasama, sabi niya ganun. Pinagbigyan, doon kami sa taas. Ang problema nga lang, ang problema, sinarado talaga nila kami. Alalang-alala si Mr. Kim sa amin. Sinarado talaga kami. Ang problema nga lang, sasakay pa kami ng elevator para makapunta kami sa kwarto namin. So, mamaya na tayo pupunta dun. After 1 hour, pag wala pa sila, papanig kami, papaliguan ko na yung dalawa. Sama ko kayo sa aming kwarto. Nakakaligo na kami mag-iina. I-tour ko na kayo. Kanina ha, gardeness. Ngayon putlanes. Hindi na ako nag-ayos kasi matutulog na rin. Maya-maya magsiskincare na ako. Mag-start tayo sa labas.
Tinubulan ako ng aso. Lalabas to dapat kasi ako dyan para makita nyo. Bukas na lang dyan. Nawarlay aso. Ito yung ano, sinasabi ng babae kanina na bukas daw yan dati. Yung kwarto dyan sa baba, yun yung kwarto nung, yung kanina, yung unit sa baba kanina. So, dito na tayo. Warlabe bang yung aso sa akin? Ayan.